With the consent of the Senate, I move that we consider Senate Bill number 2968 under Committee Report number 264. Any objection? Hearing none, consideration of the measure is in order. With the permission of the body, I move that the Secretary read only the title of the measure. Secretary is directed to do so. An act modernizing the customs and tariff administration. I move that we recognize Senator Angara to sponsor the measure. Senator Sonny Angara is recognized to sponsor the measure. Thank you, Mr. President, Madam Majority Leader, distinguished colleagues. I rise today to sponsor Senate Bill 2968 under Committee Report 264, entitled An Act to Prescribe the Customs Modernization and Tariff Act, or CMTA. Our aim is simple, to simplify, modernize, and align our customs procedures with global best practices by updating the Tariff and Customs Code of the Philippines, or TCCP. Hindi po itong simpleng gawain, Mr. President, lalo na't halos isang dekada na pong dinidebate ang CMTA. Hindi po payak na usapin ang pagmamodernisa ng customs dahil ang TCCP ay may mga provision na itinalaga ilang dekada na po ang lumilipas. Nabuo na po ang isang institusyon na may nakagawiang kalakaran. At kung ang kalakaran na ito ay batay sa batas na nalipasan na ng panahon, tiyak may mga problemang lilitaw. Tulad po ng issue sa balikbayan boxes at OFWs, ang halagang nararapat exempted sa buwis para sa ating mga returning residents or OFWs ay 10,000 lamang po na itinakda noong 1987 pa ho. Tulad ng buwis sa pangkaraniwang empleyado, sa simpleng inflation lamang, hindi na po makatarungan ang polisiyang ito. Paano na ang mga OFWs? Ibinayad na ang pagod at panahon, kailangan pa nilang magbayad ng buwis para sa mga sapatos, damit at iba pang pasalubong. Dahil hindi pa nababago ang halagang ito, worry, hindi nasusunod ang polisiya, bukas tuloy ang pagkakataon para ito'y pagsamantalahan. Ginoong Pangulo, inamyendahan po natin ang Tariff and Customs Code of the Philippines pagkatapos maging miyembro ng World Trade Organization, o WTO, noong 1995. We passed the following laws to amend the TCCP. Republic Act 8751 in 1999, which imposes the countervailing duties on imports that contain subsidies disallowed by the WTO, Republic Act 8752 in 1999, the anti-dumping law, and Republic Act 9135 in 2001, which adopted the transaction value for customs valuation. Patsip-patsip po ang mga pagbabagong ito. Mistulang tinapala ng mga butas, ngunit naiwan ang mga marurupok at antigong hibla sa batas. Naging signatory naman po tayo sa Revised Kyoto Convention, or RKC. Sa pagtatalaga nito ng mga pamantayan para sa mga customs procedures, itinataguyod ng convention ang mas agarang kalakalan sa pandaigdigang merkado. Ang dapat pagdiinan ngayon ng mga customs administrations ng mundo ay yung tinatawag po na trade facilitation, hindi lamang po ang pagkontrol ng galaw ng mga produkto o ang pagkolekta ng buwis mula rito. Mula noong pinagtibay ang ating lagda noong February 2010, hindi pa inaamyendahan ang TCCP ayon sa RKC, o Revised Kyoto Convention. Pumailalim naman tayo sa ASEAN Single Window na nakaangkla sa Revised Kyoto Convention para malayang makipagpalitan ng mga miyembro ng ASEAN ng datos tungkol sa mga imports at exports nito. Mas mapapabilis at iigting ang transparency sa Bureau of Customs, lalong maingayaw ang mundo na makipagkalakalan dito po sa atin. Patitibayin nito ang ating global competitiveness. Lalawak ang pagkakataon na bukas sa atin sa AEC integration. Ginoong Pangulo, nais po natin ang isang modernong Bureau of Customs, or BOC, dahil matagal na rin nababahiran ng katiwalian ang reputasyon ng institusyong ito. Makatarungan ba ho na ang bansag na ito na one of the most corrupt government agencies sa mga kawani ng BOC na marangal na nagtatrabaho? Nakapanlulumo rin dahil ang BOC ay isang frontliner agency, isa sa mga mukhang hinaharap natin sa ibang bansa. Marapat na ito'y tunay na mapagkakatiwalaan. May mga indikasyon na nanantiling talamak ang smuggling. Ayon sa isang pag-aaral, mula 1960 hanggang 2011, umabot sa 277 bilyong dolyares ang halagang hindi nakokolekta ng gobyerno dahil sa technical smuggling. Bilyon-bilyong piso kada taon ang halaga ng agricultural smuggling industry. Nakakapasok nga ang mas murang bigas, asukal, sibuyas, bawang, karne, baboy, manok. Naiiwang mahirap ang ating kanayunan. Hindi na ngayon masabi ng ating economic managers ang tunay na kalagayan ng ekonomiya sa larangan ng kalakalan.
Ano nga ba ang hindi natin ay salang-alang tuwing maghain ng mangkok ng malinamnam na sinandoming at bowl ng maasim na sinigang? Mapait po ata ang katotohanan. Kaya ihalili po natin ang TCCP or Tariff and Customs Code of the Philippines sa mga pandaigdigang pamantayan para mapabilis ang galaw ng mga produkto ayon sa namamayaning konsepto ng trade facilitation habang nakokolekta ang tamang buwis. Para rin po mapagkatiwalaan natin ang ating Bureau of Customs. Our proposal simplifies customs procedures such as with import clearances, making the release of goods much faster regardless of whether you are an individual entrepreneur or a large multinational. For instance, highly compliant or low-risk importers may enjoy the benefit of deferred payment of duties and taxes subject to certain rules and conditions. The measure, Mr. President, also reinforces Bureau of Customs functions towards simplified, secured, and harmonized trade facilitation. Mas malinaw na rin ang basehan ng mga valuations at ang mga proseso para sa mga free importations, regulated importations, at sa mga prohibited and restricted importations. Malinaw na rin po ang mga patakaran hinggil sa pag-aangkat sa pamamagitan ng customs transit at transshipment. We emphasize information and communications technology or ICT to speed up customs operations and to make them more transparent. We aim to ingrain transparency and accountability into the BOC. For instance, district officers and frontliner employees will be prevented from holding the same position in the same district for more than 3 years. Higher penalties and punishments will also be prescribed as a further deterrent to smuggling. Our measure clearly defines the exercise of customs police authority, customs jurisdiction, and customs control. Patatasin na rin po natin ang tax-exempt value ng mga balikbayan box mula 10,000 pesos hanggang 150,000 pesos at ang de minimis value mula 10 pesos hanggang 10,000 pesos. Minamandato rin ng maaring baguhin ang mga halagang ito every 3 years. Nice rin po namin gawing duty at tax-free ang mga donasyon at relief goods tuwing panahon ng kalamidad na ngayon pinapatawan ng VAT. At para maging tax-free ay kailangan pang dumaan sa DSWD sa pamamagitan ng mga accredited NGOs bago makarating sa mga nangangailangan sa oras ng sakuna. Malinaw na rin nasa poder ng customs ang ibenta, gamitin o i-donate ang mga inabandonang kargamento batay sa mga patakaran na itatalaga sa gagawing implementing rules and regulations ng batas. Ginoong Pangulo, itinataya ng Bureau of Customs na kapag maisabatas ang CMTA, magkakaroon ng 10% improvement sa revenue collection. Kung ang collection nila noong 2014 ay 369 na bilyong piso or 369 bilyong pesos, ang di umanong dagdaga ay 36 o 37 bilyong piso or 36 to 37 bilyon pesos in added revenue if the estimates of the Bureau are correct. Malaki-laki pong ambag ito sa kabanang bayan. Marahil kayang-kaya na ang maipasa ang hinihiling po nating income tax reform. Bukod po sa karagdagang pondo, dapat alalahanin ang ambag ng CMTA sa pagpapabilis ng galaw ng kalakal sa ating bansa. Kapag may sabatas po ang panukala, hindi po hungkag ang ating pagiging country host ng Asia-Pacific Economic Cooperation Meeting sa Nobyembre. Dagdag dito, maiibsan na rin ang katiwalian sa Bureau at bababa po ang cost of doing business. Ginoong Pangulo, hindi nga po madali ang pagmamodernisa ng customs, pero nararapat lang na tahakin ito. 10 taon na pong dinidebate ang panukala at bawat oras na pinalipas, umiiral ang isang antigot, di umanong baluktot na sistema. Oras na po para ituwid ito. Pasa na po natin ang CMTA. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at mga kasamahan. Thank you. Maraming salamat, Senator Sonny Angara. Mr. President, I move that we suspend consideration of Senate Bill number 2968 under Committee Report number 264. Before we open the motion of the Majority Leader, Senator Angara wishes to be once just a manifestation right. With the indulgence of our colleagues and the Majority Leader. Mr. President, I just saw the note that Senator Cynthia Villar also wishes to be a co-author of the measure. Thank you, Mr. President. Reflect in the record the co-authorship of Senator Villar. Acting on the motion of the Majority Leader, consideration of Senate Bill number 2968 under Committee Report 264 is hereby suspended. A minute suspension, Mr. President. 1 minute suspension.